Hello, gagawa po ako ng sisig recipe, no? So, may nilagay ko na sa water ang ating pork, ayan. Naglagay na rin ako ng onion, dahon ng laurel, salt, peppercorn, at saka garlic, ayan. Ilalagay ko siya sa pressure cooker para mas madaling lumambot po ang ating karne. Ayan, no? And then, pakukuluhin ko po siya ng about 20 minutes. So, after 20 minutes, malambot na ang ating baboy. Ito siya. No? Ayan. Ayan, no? Hayaan natin siyang lumamig whole night. Ayan siya, no? Napakalambot. After whole night, guys, ilalagay ko sa oven ang ating baboy. Ito siya, no? Ayan. Ilalagay ko siya sa oven ng 180 degrees for 40 minutes. Hindi ko siya ipiprito. Ito na ang ating baboy. Ayan, no? And then, naglagay na rin ako ng pan. Ayan, dapat mainit po ang ating pan, no? Onion. Green chili, butter, another onion, at saka soy sauce. Ayan, no? Ito na, kinat ko na ang ating baboy. Ito siya, no? Medyo malaki, no? Ayoko nang masyadong manipis. Para ma-fill natin ang ating sisig, no? And then, maglalagay ako ng butter. Dapat mainit ang ating pan. Ayan, no? Onion, at saka yung paminta, dinurog ko siya, no? Gusto ko kasi yung ano, yung fresh na paminta para maano mo sa lasa ng ating sisig. Ayan, no? Then, ilalagay ko na ang ating baboy. Silid natin. Kung gusto nyo, lagyan nyo ng mayonnaise. Ako, ayoko nang lagyan ng mayonnaise, okay? Kasi yung iba, nilalagyan na rin ng mayonnaise para mas malinamnam, no? Soy sauce. Another onion. Ayan. And black pepper. Ready na ang ating sisig. Ayan. Sarap. Lagay natin sa ating kanin. Tikman ko nga. Ang sarap. Kain tayo. Hanggang dito na lang ako.